Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Andres. Sa diwang ito, atin munang aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Halin ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-asam, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling naming kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling mabubuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy magpapawalang sala at magpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi. At sa gayoy maliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang mananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng mga ng Hudyo at mga Griyego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ay naggaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ang tumatawag sa kanya. Sapagkat sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawag ang mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangaral ang sinuman kung hindi siya isusugo? Ayon sa nasusulat, okay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sinabi ni Isaías, Panginoon, sino ang maniniwala sa amin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila. At ang mga salita nila ay laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay mahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na magsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na araw, gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig, ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia.
sa akin at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiin niyo din ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Sino po dito ang hindi taga Batangas? Taas po ang kamay. Sino po ang first time dito sa Padre Pio? Meron din pong ilan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Welcome po dito sa parokya tungkol sa bayaning si Andres Bonifacio. Siguro ang kanyang pangalan ay kinuha sa talagang ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Yun ay walang iba kundi si San Andres, isa sa mga apostol ng ating Panginoon. At sa atin nga pong pagbasa, ating narinig lalong higit sa Ebanghelyo kung papaano siya tinawag ng Panginoon. Ano po siya by profession? Siya ay mangingisda. Ang sabi po sa ating Ebanghelyo, noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa, nakita niya ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag ni Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Si San Andres po ay kapatid ni San Pedro. At nais ko pong bigyang diin sa umagang ito ang isang katotohanan na ipinakita sa atin. Dalawang beses pong nabanggit. Ano po ito? Ang sabi dito, noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Pangalawa, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Gusto ko pong bigyang diin yung salitang agad. Noon din. Sa Ingles, ang ginamit po dito ay immediately. At once. Bakit po? Ito po yung tinatawag nating the urgency of the response. Kapag tinawag tayo ng Diyos, ano ang ating tugon? Ito ba ay agad-agad o may pag-aalinlangan? Baka po sabihin natin, hindi naman ako tinawag ng Diyos. Hindi naman ako tinawag ng Diyos para maging pari, para maging madre. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. Ang marami sa inyo, tinawag para sa pag-aasawa. Ang ilan, tinawag para hindi magkaroon ng asawa, yung tinatawag nating single blessedness. At lahat po tayo tinawag sa iba't ibang tungkulin sa mundong ito. Merong guro, may pulis, may doktor, may estudyante sa kasalukuyan. Mga kapatid, lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Pero ang tanong, papaano tayo tumugon? Ito ba ay agad-agad o may mga pag-aalinlangan? Sabi nga po, kapag tinawag tayo ng Diyos, dapat no ifs, no buts. Walang pero-pero. Tingnan natin ang ating mga sarili. Baka po ngayon, lalong higit sa mga panahong ito, tinatawag tayo ng Diyos na maging matulungin sa ating kapwa. Darating na po ang panahon ng Pasko. Sana hindi lamang yung panahon ng Pasko, kahit sa araw-araw, sana matuto tayong tumulong sa iba, magbigay sa mga nangangailangan, sa mga walang-wala. Itong panahong ito, ito po yung panahon na talagang hihikayatin tayo.
Pero ang tanong sa atin, sa pagtawag na ito ng Diyos para ibigay ang aking sarili sa iba, ano ang aking tugon? Marami kaya akong dahilan, marami akong kasi, pero hindi ko kaya, etc., etc. Mga kapatid, sana kapag tumutugon tayo sa tawag ng Diyos, lahat-lahat ating ibinibigay. Huwag nating isipin kung ano ang para sa atin. Huwag nating sabihin, ito po ang ginawa ko, Panginoon, ano po ang aking mapapala? Ang Diyos ay mabuti sa mga taong nagbibigay ng kanilang sarili. Yan po ang ating tatandaan. Hindi magkukulang ang Diyos. Basta marunong po tayong magbigay. Basta marunong tayong tumugon. Ano po ang sabi ng isang kanta? Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Hindi natin iisipin kung saan tayo kukuha. Basta tayo nagbigay, ang Diyos ang bahala. Mga kapatid, sa umagang ito, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Andres, ito po ang pinapaalala sa atin, tumugon sa tawag ng Diyos. Iba-iba po tayo ng panawagan, iba-iba tayo ng pagtawag mula sa Diyos. May asawa, may anak, may nagtuturo, may sumusunod, etc., etc. Ang mahalaga, marunong tayong tumugon. At sa ating pagtugon at pagbibigay ng sarili, ibigay natin ang lahat-lahat. Walang pag-aalinlangan. Ang sabi nga ng Ebanghelyo, agad-agad. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na iniyahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nilingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga pastol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol sa patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag,
sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking sana sa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muot at Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa.
kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang nambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Paninil di ko pa nanaligan po sili ihilig sa yaman kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. A Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa kanya. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaisa niya sa piling mo, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary sa Main Church,
sa main store at iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ngayon pong Sabado, ikalawa ng Disyembre ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimulan natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahan magdala ng kandila. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikalabing dalawa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tumayo na ti pahayag, Kanyang pagaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda.